Tag-ulan na naman at kasabay nito, syempre ang hindi maiiwasang pagtatampisaw ng mga chikiting sa baha. At bagamat mukhang nakakaaliw ang paglangoy sa natural swimming pool, mahigpit na nagpaalala ang Department of Health na kaakibat nito ang banta ng leptospirosis na karaniwang nakukuha mula sa ihi ng hayop tulad ng daga. Ano nga ba ang leptospirosis at mga banta nito sa ating kalusugan? Alamin sa Experts Opinion Report na ito. Ngayong panahon na naman ng tag-ulan at sunod-sunod ang mga pagbaha, naglipa na naman ng iba't ibang kaso ng waterborne diseases. At isa na nga yan, ang leptospirosis. Ang leptospirosis ay isang bacterial infection na naipapasa sa tao sa pamamagitan ng ihi ng mga hayop tulad ng aso, baboy at daga. Bagay na mas napapadali kapag na-e-expose ang tao sa maruming baha. Ayon sa mga doktor, may dalawang phase ang leptospirosis na dapat bantayan. Una, ang leptospiremic phase. Dito makakaranas ng panghihina ng katawan ng tao na parabang siya ay may tangkaso. Ilan sa mga paunang sintomas nito ang pananakit ng ulo at kasukasuan, pagsusuka, pagdudumi, pamumula ng mata, at pagpapantal ng balat. Karaniwan itong lumalabas sa unang dalawang linggo ng pagkakasakit. At ikalawa, ang immune phase. Sa puntong ito, ang bakterya ay nakapag-penetrate na sa vital organs ng tao at dito na magsisimulang maglabas ng antibodies ang ating katawan laban sa virus. Sa matitinding kaso, pwede ring makaranas ang pasyente ng internal bleeding, kidney damage, at jaundice o paninilaw ng mga mata at balat. Sa tala ng Department of Health nitong July 21 hanggang August 3, 2024, pumalo agad sa 255 ang bilang ng mga kaso ng leptospirosis sa bansa, bunsod na rin ng mga malawakang pagbaha. Habang umakyat naman sa 224 na individual ang namatay dito sa unang tatlong quarter ng taong 2024. Paalala ng Health Department, ugaliin ang maayos na waste segregation, iwasang lumusong sa baha lalo na kung may sugat, panatilihing malinis ang loob ng bahay para hindi ito pamugaran ng mga peste, at higit sa lahat, magpakonsulta agad sa doktor.